Matapos ang 15 taon na pagtatago, kalaboso ang isang Koreanong wanted sa kanilang bansa dahil sa illegal na droga. Pati rito sa Pilipinas, may mga parokyano na rin daw ang puganting Koreano. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Hindi na nakapalag ang Korean fugitive na si Lee Myung-joo. 53 taong gulang nang aresto ng mga tauhan ng Immigration Fugitive Search Unit noong Sabado ng gabi sa Malate. Wanted si Lee sa South Korea at kasama siya sa order of battle ng Bureau of Immigration dahil sangkot daw sa illegal drug trafficking activities dito sa Metro Manila at sa Cebu. Ginamit daw ni Lee ang kanyang security agency bilang front sa kanyang drug transaction para sa mga parokyanong Koreano dito sa Pilipinas. 15 taon na naging malapalos sa pagtatago ang Korean fugitive bago natakip ng immigration. In line with the president's campaign against illegal drugs, we have prioritized this case for several months already. We have been conducting extensive intelligence operation which eventually led to the eventual arrest of this fugitive. Nang makapanayam ng GMA News, napaiyak pa si Lee. Natatakot daw siya sa pwedeng gawin ng kanyang grupo sa pamilya niya sa Korea ngayong hawak na siya ng mga otoridad. Do you use drugs? Yeah, I have been used drugs and so people many long time ago. What did they do to your family? Are they in danger? There's already a deportation order against him and we'll just be awaiting for the necessary clearances, especially from the NBI, so that we will be able to check if he has a pending criminal case, and if there is none, then his deportation is really in order. Mm-hmm. Nagsasagawa na ngayon ng mas malalim na investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga kasabwat ni Lee sa kanyang operasyon base na rin sa mga impormasyon kanyang ibinigay sa mga investigador ng Bureau of Immigration. John Consulta, nakatutok. 24 horas.